Buwan-buwan ay may pinansyal na tulong na binibigay ang pamahalaan sa lahat ng indigent o mahihirap na senior citizen sa bansa. Pandagdag daw yan sa pambili ng gamot at ng iba pang pangangailangan. Pag-usapin natin yan sa servisyo ngayon kung ano-ano yung mga benepisyo at paano nyo makukuha yan. Kasama si Attorney Franklin Quijano, ang chairman ng National Commission of Senior Citizens. Nag-uusapan natin ang social pension program para sa mga mahihirap na senior citizen. Kasama si Attorney Franklin Quijano ng National Commission of Senior Citizens. Sir, balikan ko lang yung discussion natin kanina, no? Yung makakatanggap nitong pension, hindi po lahat, hindi automatic nag-60 ka, hindi lahat makakakuha. Paano po makaka-avail niya ang pension? Ulitin ko lang po yung tanong mo. Ang kung lahat ay makakatanggap, ang pangalan niyan ay universal pension. Mm-mm. Or otherwise known as universal social pension. Sa ngayon po, yung proposal na yan ay nasa lower house pa lang. Ibig sabihin po, wala pa pong batas na nagbibigay ng pension sa lahat ng senior citizens. Sa ngayon, ang binibigyan lamang ay ang indigent senior citizens. At ang indigent senior citizen ay magka-qualify kung siya ay number one, frail, number two, sickly, number three, may disability, at wala pong kakayahan at wala pong ibang nakukunan ng suporta. So, kung kayo ay SSS member, GSIS member, retired police or retired army, so PBAW and PNP recipient ng retirement, hindi po makakasali sa indigent senior citizen kasi yan po ang inatas sa ating batas. Mm-mm. Ang 9994 ay nagsabing indigent senior citizens lamang ang makakatanggap. Mm-mm. At nung 9994, batas 9994, 500 ang matatanggap buwan-buwan. Ngayon, dahil sa bagong batas na 11916, magiging 1,000 po, and barring any obstacles, pag may pera na naibibigay ang DBM, magkatotoo na ito. Sa ngayon, naantay natin ang aksyon ng DBM para maging 1,000 ang 500. So, ang hinihintay na lang po yung release ng pera. Kailan po kaya yan? Kasi sinabi nyo rin, di ba, by this month, yung publication ng yung implementing rules and regulation, no? Tapos, pwede kaya yan March, gayong March, matanggap na, or baka next month pa ho, or in 2 months? I cannot speculate. I think the right authority to answer that is DBM. Okay. Kasi dadaan ang lahat ng pera ng ating pamahalaan when it goes down the different agencies sa ating DBM. Attorney, opo. Yung mga gustong sa DSWD. Attorney, yung gustong mag-avail po nitong pension if they think they're qualified, halimbawa yung sinabi nyo, no, yung frail, sickly, yung mga ganyan, paano po nila makukuha ito? Mag-a-apply po ba sila sa DSWD? Anong kailangan nilang ipakita? Well, ang the usual in the past is nag-a-apply sa DSWD through the LGUs. Tapos sinasubmit ng LGU sa papuntang DSWD at ina-approve ng DSWD. Ngunit under the new IRR, ang isang requirement natin sa mga LGUs is monthly gagawa sila ng updates kung sino-sino ang qualified at sino-sino ang nag-a-apply. Dahil siyempre alam natin na may deserving na magbi-birthday at talagang frail and sickly and walang support. So, kailangan ang updates is monthly. Yan po yung bagong requirement ng implement.